Absolutely. So, after sa cash management, pumunta naman tayo sa marketable securities management. Now, ano ba itong mga marketable securities? Well, accordingly, these are short-term money market instruments that can easily be converted into cash. So, ito yung mga investment na kumbaga, ora-orada or maikli lang yung proseso para ma-convert siya into cash, para ma-realize siya into cash. Now, ano mga examples nito? First is yung treasury bills, which are the debt instruments representing obligations of the national government issued by the central bank and sold at a discount through competitive bidding. Now, itong mga treasury bills class, ito yung mga instruments na nirelease ng government na kung saan yung maturity is 1 year or less. So, since 1 year or less siya, you can consider it a short-term investment. And take note, yung treasury bill, treasury notes around 10 years and yung treasury bond around 10 to 30 years. So, si treasury bills yung pinaka mababa sa kanila. Within 1 year ang kanyang maturity. Kaya siya considered as short-term money market instrument kasi short-term investment siya. Now, punta tayo kay commercial papers, which are short-term unsecured promissory notes issued by the corporation or by corporations with very high credit rating. So, ito naman, kung ito ang government nag-i-issue, ito naman mga private corporations. Now, kung makikita nyo, short-term siya. So, can be considered as short-term money market instruments. Kaso, unsecured siya. Wala siyang security. Pero, kahit na unsecured siya, it is issued by corporations na may mataas na credit standing. Na ang meaning lang yan na mataas na credit standing, ang meaning lang yan is yung corporation na yan or yung organization na yan, magaling or maayos or outstanding yung pagbayad nila sa mga obligations sila. Like they are very liquid, na prompt sila magbayad, hindi sila nadidelay, walang chance of default on their part. So yan, commercial papers issued by corporations. Next is yung negotiable certificates of deposit, which are short-term transferable instrument that represents a deposit of a certain amount in a commercial bank. O ibig sabihin lang yan, merong account na kung saan may deposit, na merong bank account na kung saan may laman itong deposit. Na since it is negotiable, ibig sabihin pwede mo siyang matransfer, pwede mo siyang mabenta. And with that, you can use it as a short-term money market instrument. You can use it as a short-term investment kasi it is negotiable. You can transfer it. It is a transferable instrument. Now, letter D, this is the banker's acceptance, which are short-term marketable securities arising from bank guarantees of business transactions. So, meaning lang yan, nagkaroon ng transaction between two organizations and para ma-secure yung fulfillment ng obligation, yung isang party hihingian ng or mag-a-asyan or mag-re-request siya ng guarantee from a bank. Na if example, hindi siya nakabayad, yung banko ang mag-shoulder ng kanyang obligation. Tawag doon, banker's acceptance. Kasi nakalagay dito, arising from bank guarantees. Na yung banker's acceptance na yan, pwede kang mag-invest dyan. Pwede mong gamitin yan as a short-term money market instrument. So, ito ang mga examples ng marketable securities. Now, ano bang reasons bakit nag-hold ang tao, bakit nag-i-invest ang tao sa mga marketable securities? Well, ito, tatlo sila. First is that they serve as substitute for cash balances. Bakit? Bakit pa kailangan mag-ano? Bakit siya nagiging considered as cash balance? As a substitute for cash balances. Well, as we know, marketable securities are very liquid assets. Pero of course, ang cash ang pinaka-liquid sa lahat. Pero ang marketable securities, very liquid siya. It is considered as very liquid. Na kung saan, if kailangan mo ng cash, or if kailangan mong mag-convert into cash, madali or mabilis ang proseso. That is why they are considered to be a substitute for cash balances because of their very liquid nature. Second is that they serve as temporary investment of idle cash. Now, as we know, yung idle cash na yan, halos wala yung kinikita. In fact, bumababa ang value niyan
through time because of inflation. Now, because of that, nakoconsider na sayang ang idle cash na, which is not beneficial to the company. Now, because of that, yung idle cash na yan, para magkaroon siya ng kita or para magkaroon ka ng benefit from that, i-invest mo na lang sa mga marketable securities, which are temporary investment, pangsamantala lang, kumbaga. Para may benefit naman na ma-receive yung company from that idle cash. So, second reason for holding a marketable security. Lastly, is that they are built up to meet known financial obligations such as tax payments, maturing bond, and loan amortization. Anong meaning yan? Ibig sabihin, may na-expect ka ng future requirement or future obligations na kailangan bayaran. Alam mo kung kailan mo babayaran. So, for the meantime, yung pera na gagamitin mo para bayaran yung mga requirements na yan, yung mga obligations na yan, invest mo muna sa marketable securities. Na kung saan, tinatansya mo or ini-estimate mo na before dumating yung date of payment ng mga requirements na to, na-convert mo na into cash yung marketable securities na yan. Para may pangbayad ka na, may kukumita ka pa. Another explanation for this is that, since alam mo na kung kailan babayaran to, nag-build ka na ng amounts of marketable securities para to prepare yourself into paying this tax, into paying these requirements, into paying this obligation. Para once na paparating na to, i-convert mo lang into cash yung marketable securities mo para mabayaran to sila. So, ito yung tatlong reasons or primary reasons why people or why companies or why organizations hold marketable securities. Now, ano ang mga decision criteria for marketable securities investment or management? Ano yung mga kinoconsider ng companies, ng organizations kapag mag-i-invest sila sa marketable securities, kapag gusto na nilang i-convert yung marketable securities into cash? Well, ito, tatlo sila. Risk, marketability, and maturity. Sa risk naman, tatlo ang under sa kanya. Default risk. Nauna tong default risk. Ito yung probability na yung company na kung saan ka nag-invest ng marketable securities, hindi makakabayad ng obligations ito. Hindi niya mababayaran yung taong nag-invest sa marketable securities na yan. So, consider the fact na, i-consider mo yung default risk na baka yung in-invest mo sa marketable securities, hindi babalik sa'yo. Kasi kung saan mo siya in-invest, baka mag-default siya. Baka hindi niya mabayaran yung obligations niya. So, dapat mababa yung default risk. Second is yung interest rate risk. Ano to meaning? Anong meaning ito? Ang ano lang yan is, baka may chances na magkaroon ng fluctuation sa interest rate. Lalo na kapag flexible interest rate ang kinonsider sa stipulation. Na kapag ganun, ang pag mataas yung interest rate, mataas yung babalik na benefit sa'yo, yung mataas yung return, kumbaga, maganda. Pero pag mababa yung interest rate, or minsan baka mag-negative pa yan, na delikado, mawawalan ka pa, nasayang yung efforts mo. So, consider the interest rate risk. Third is inflation risk. Ano tong inflation na to? As we know, habang tumatagal, or habang tumatakbo ang oras, yung value ng pera, bumababa. And since bumababa yung value ng pera, yung purchasing power niya, kumbaga, bumababa rin. Inflation risk is also known as the purchasing power risk, na kung saan, as time passes through, or as time goes by, yung value ng pera, bumababa. So, because of that, yung idle pera, gaya ng sinabi ko kanina, yung idle cash, since wala kang ginagawa dyan, bumababa yung value niya because of inflation. So, because of that, take into consideration yung inflation risk na sayang, kumbaga, ang kinoconsider mo. Na in-invest mo na sana, pero ginawa mo lang idle cash, so, stagnant, walang growth na nangyari, walang benefit na nakuha from that idle cash. So, yun, under this. Second is yung marketability. Ano tong marketability? Well, basically, it refers to how quickly a security can be sold before maturity without a significant price concession. So, meaning yan, yung security na hawak mo,
mabilis yung proseso para ma-convert mo siya into cash before being sold to, before reaching its maturity, na kahit hindi pa nagmamature yung marketable security na yan, mabilis mo na siyang maibibenta, mabilis mo na siyang marirealize into cash, considering the fact na walang significant price concession. Ibig sabihin, hindi ka lugi. Take that into consideration. Yan si marketability. Lastly is si maturity. Ano tong maturity? Well, as you know, 201 pa natin i-discuss. Ang maturity is kung darating yung time na kung saan kailangan mo nang bayaran yung obligation, or kailan mo makukuha yung investment mo. Kailan siya magmamature. So, take into consideration yung maturity ng investment. Let's say, yung short-term investment. Hindi siya, mako-convert mo lang siya into cash at the date of its maturity. Mako-convert mo lang siya into cash at the date of its maturity. Na, taken into consideration na baka yung date of maturity mo mas matagal dumating kaysa kung kailan mo kailangan ng cash. So because of that, huwag ka na lang mag-invest sa security na yan. Kasi hindi mo siya ma-realize agad into cash before dumating yung requirement or obligation na kailangan mong bayaran. Pero of course, yung sinasabi ko dito, maturity is short term, kumbaga. Short term, within the operating cycle lang. Hindi yung mga long term. Na example, yung maturity ng investment mo is 3 months pa. Pero yung kailangan mong babayaran, kung kailan mo kailangan ng cash, is within 2 months. Na, delikado. Hindi, wala kang agad pang bayad sa obligation na yon, kasi 3 months pa bago mo makukuha yung, or bago pa magmamature yung marketable security investment mo. So, take into consideration yung maturity. So, ito yung mga criteria na people should take into consideration when it comes to marketable securities investment. Si risk, si marketability, at si maturity. Now, nag-discuss natin si marketable securities, pumunta naman tayo sa other current asset na alam natin na si accounts receivable. Ngayon, kay accounts receivable management tayo. Now, ano ba itong si accounts receivable management? Well, basically, this is the formulation and administration of plans and policies related to sales on account, so mga credit sales, and ensuring the maintenance of receivables at a predetermined level and their collectability as planned. So, ang meaning lang nito, nandito sa objective. It is to have both the optimal amount of receivables outstanding and the optimal amount of bad debts. So, hahanapan mo kung ano yung level of accounts receivable na pwede mong i-hold, ano yung level na kung saan pwede pang magkaroon ng bad debts, ano yung sakto ba, yung proper amount, yung optimum amount. Yun yung objective ni accounts receivable management, to find that balance, to find that optimal amount. Bakit? Kasi pag lumampas ka or bumaba ka dyan sa optimal amount na yan, merong mga detrimental or adverse effects sa company. Yun ang i-discuss natin. Now, when it comes to accounts receivable, syempre, credit sales yan. Hindi yan binayaran agad, which means sa future mo pa marireceive yung payment for that credit sale. Now, because of that, may tinatawag tayong credit policy. Since sa future mo pa marireceive or marirealize yung cash from that accounts receivable. Now, itong set credit policy is a set of guidelines for extending credit to customer. Meaning lang yan, hindi ka basta-basta magbibigay ng credit sa customer mo. Hindi mo sila basta-basta bibigyan ng chance na magbayad sa future. Magbibigyan ng chance na makapagbayad sa future ng binini nilang inventory from you. Meron ka dapat set of guidelines for extending that credit para maayos yung collection mo ng accounts receivable. Now, ito naman yung mga factors in determining accounts receivable credit policy. Ito yung mga kailangan mo i-consider when coming up or when making a credit policy for the company. First is the credit standard. Itong credit standard daw is the criteria
that determine which customers will be granted credit and how much. So, meaning na yan, pagpipilian mo lang based on that criteria kung sino yung bibigyan mo ng credit and magkano yung credit na pwede mong ibigay sa kanila. Yan si credit standard. And when it comes to credit standards, there's a 5C of credit. Ito sila, 5. First is the character. Refers to the probability that the customer will pay their debts or obligations. Meaning, tingnan mong ugali, tingnan mo yung character ng customer na yan. Kung nasa ugali niya ba, nasa character niya ba na nagbabayad siya ng mga utang niya. Kasi baka yan yung klase ng customer na hindi nagbabayad ng utang, eh, sakit sa ulo yan. So, take into consideration the character of the customer. Next is the capacity, the customer's ability to pay or generate cash flow. So, tingnan mo, may capability ba siya? May ability ba si customer na kung saan magkakaroon siya ng pambayad sa nabili niyang inventory sa'yo, sa accounts receivable mo sa kanya. Take into consideration his capacity. Third is the capital. Ito, titingnan mo na ang FS ng customer. Measurement of the customer's general financial condition as indicated by the analysis of the firm's financial statement. So, tingnan mo ba, liquid ba to si customer? Meron ba siyang chance or meron mataas bang probability na makapag-generate siya agad ng cash para pambayad sa accounts receivable mo sa kanya? So, titingnan mo yung financial statements niya. Mag-ratio analysis ka na dyan, vertical, ano, tingnan mo kung liquid siya, mataas ba ang liquidity ratio niya, or yung quick acid test, tingnan mo kung may enough amount siya to pay his obligation to you. So, capital. Next is collateral, the asset that the customer may offer as a security to obtain credit. So, tingnan mo, parang collateral is making sure na kahit anumang mangyari, may marireceive ka pa rin from that transaction. Yun si collateral. Tingnan mo, o customer, baka hindi ka pa medyo risky ka na hindi makabayad sa akin ng accounts receivable ko sa'yo. So, para bigyan kita ng credit, ano, bigyan mo ako ng collateral para to make sure lang ba, customer, na makakapagbayad ka sa akin. Yun, take into consideration ang collateral, lalo na pag si customer medyo risky. Lastly is condition. Atong condition, current economic conditions and special developments that might affect the company's ability to meet obligations. Like for example, ngayon, COVID-19, ang daming business na nag-hold ng operations. Since nag-hold sila ng operations, wala silang kinikita. Since wala silang kinikita, saan nila kukunin yung pambayad sa obligations, yung pambayad sa accounts payable nila? Or, in your part, the accounts receivable. So, taking into consideration the conditions. So, ito ang 5 C's of credit: character, capacity, capital, collateral, and conditions. Now, punta tayo sa second credit, sa second factor ng credit policy, which is the credit terms. Ano tong credit terms? Well, it defines the credit period and any discount offered for early payment. So, ito yung amount of time na binibigay mo sa customer para makapagbayad ng kanyang obligation sa'yo, para ma-fulfill niya or ma-pay niya yung accounts receivable mo sa kanya. Ito yung nakikita nyo usually sa account, yung credit term na 30 days dapat makapagbayad na. And sa credit term, nandyan yung discount offered for early payment. Yung pag nagbayad siya within 10 days, eh, bigyan mo siya ng 2% discount. Kapag lumampas sa 2% discount, yung regular rate na, yung regular amount na kailangan niyang bayaran, pero meron lang siyang 30 days para bayaran yun. And if ever lumampas na siya, well, kailangan niyo lang pag-usapan na baka may mga kailangan siyang penalties na bayaran pag lumampas sa credit period, etc., etc. Yun si credit terms. Take that into consideration. Third is the collection policy, the procedures the firm follows to collect past due accounts. Ito, kapag lumampas na sa credit period, yung amount of time na binigay mo para magbayad si customer, siyempre, kailangan mo nang gumalaw.
gumalaw para ma-receive mo o para ma-realize mo into cash yung binenta mo, yung inventory mo, para maging cash na yung accounts receivable. So, dyan na, mag-ano ka na, like, kakausapin mo na si customer, oh, customer, magbayad ka na. Mag-demand ka na ng payment from that customer. So, take into consideration na collection policies na i-implement mo sa iyong credit policy. Last is delinquency and default. Ito, kapag si customer hindi na nakabayad or wala na siyang capability na makabayad, like for example, baka bankrupt na siya or hindi siya, marami nga siyang assets pero hindi siya liquid kasi lahat napunta sa fixed asset, sa non-current asset. So, yan yung mga chance na magiging delinquent or madedefault ang customer. So, because of that, magkakaroon, mag-negotiate na kayo dalawa paano niya babayaran yung utang niya sa'yo. Like, for example, magkakaroon ng restructure of debt, na kung saan, bibigyan mo siya ng time, na kung kailan niya pwede bayaran, like sa future, in 5 years, in 3 years, or after 1 year, dapat mabayaran niya na. So, yan, take into consideration the delinquency and default, na kapag nangyari to, meron kang backup plan para kahit papaano, marireceive mo pa rin yung payment from that accounts receivable. So, ito yung mga factors na kailangan mo i-consider when kapag gagawa ka ng credit policy ng isang company. The credit standards, the credit terms, the collection policies, and the delinquency and default. Now, punta naman tayo kay costs and benefits of credit extension policy. Ito, kapag in-extend mo yung credit mo sa customer, ano yung costs and benefits na marireceive mo? So, minor topic lang to. Cash discount, lalo na kapag nagbayad siya ng promptly siya nagbayad na within the cash discount period or the cash discount term, siyempre, mas mababa yung marireceive mo cash. Pero pag lumampas sa cash discount period, pero within the credit period, regular amount lang yung marireceive mo. Ito, credit and collection cost, na kung saan, for example, hindi nakapagbayad si customer, so kailangan mo mag-economize mo yung gagawa ng paraan para makapagbayad si customer. So, because of that, may mga gagastusin ka para makolect lang yung accounts receivable from the customer. Third is the bad debt loss. Ito yung chances na baka hindi makapagbayad si customer. Na instead na yung pera, ang nangyari dito, yung pera, naging bato pa. Na kapag naging bato pa yung pera na yun, bad debts na ang consideration sa kanya. So, isa yun sa mga cost ng pag-extend ng, sa pagbigay ng credit policy sa mga customer. Na baka, nagbigay ka ng credit terms or nagbigay ka ng credit sa isang customer, yun pala yung customer na yun, risky. And lo and behold, since risky siya, hindi siya nakapagbayad ng kanyang obligation sa iyo. Na mako-consider na as bad debt losses yung accounts receivable mo sa kanya. So take that into consideration sa costs and benefits. Last is yung financing costs. Well, may mga expenses kang kailangan gastusin for financing that credit extension policy. So, ito yung mga costs and benefits when it comes to the credit extension policy, when it comes to giving credit to the customer, yung cash discount, like for example, prompt payment, pero less yung matireceive mo, credit and collection costs, siyempre, kapag nasa point ka na kailangan mong economize mo yung gagawa ng paraan para ma-collect yung accounts receivable, may gagastusin ka. Bad debts lost, risky pala yung customer, pero binigyan mo ng credit, yun, hindi nakabayad, na, bad debts yun. Lastly is yung financing cost. Now, napag-usapan na natin yung pag-extend ng credit sa customer, punta naman tayo sa ways of accelerating collection of receivables. Bakit ito mahalaga? Well, of course, collection of receivables means you are already realizing the cash from the sales that you made. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng cash inflows. And kapag mayroong cash inflows, maganda yan. Kasi marami kang pwedeng paggamitan yan. Like, pambayad sa utang, investment sa short-term
marketable securities, investment sa company. So, maganda kapag yung cash inflows mo, or maganda kapag meron kang cash inflows, and marirealize mo lang yan kapag bibilisan mo yung collection ng accounts receivable. And ano yung mga ways para mabilis yung pag-collect mo sa accounts receivable? Well, nakalista dito. First is the shortened credit terms. Ano tong shortened credit terms? Well, basically, ang meaning nito, instead na yung example, ang normal na binibigay mong credit term is 90 days. Well, babaan mo, gawin mo 60 days para yung customer, within that 60 days, magbabayad agad ng cash sa'yo. Magbabayad agad ng utang sa'yo. So, shorten the credit terms. Offer second is offer special discounts to customer who pay their accounts within a specified period. Ito na yung discount na binibigay mo sa prompt payment, sa mabilisang payment, sa early payment. Kumbaga, like for example, ang normal credit term mo is 30 days, pero kapag nagbayad siya within 15 days, bibigyan mo siya ng 2%. Na sa isip niya ni customer, uy, makakatipid ako pag nagbayad ako agad. So, because of that, maiengganyo siya or maiengganyo siyang magbayad ng maaga para makuha niya pa yung special discount. E kapag nagbayad siya ng maaga, na-accelerate mo yung collection mo ng accounts receivable. Third is that speed up the mailing time of payments from customers to the firm. For example, yung sa mailbox, yung sa lockbox system, sometimes it will take days before ma-receive yung payment. Before ma-receive yung payment at ma-credit sa account mo. So, yun yung old policy mo. Ngayon, papalitan mo yung policy na yun na sabihan mo si customer na i-deposit agad sa iyong bank account yung payment or pumunta sa bank ko kung saan ka may account at doon i-deposit yung payment sa accounts receivable kasi natansya mo na mas mabilis yung pag-credit sa account mo kapag sa banko na mismo idediretso yung payment. So because of that, speed up the mailing time of payments from customers to the firm para mabilis yung acceleration ng pag-collect sa accounts receivable. Lastly is to minimize the bloat. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan mong paglaruan yung bloat. Paglaruan mo in such a way na ma-estimate mo, matatansya mo na kung saan yung pera na nag-float dyan sa proseso na yan, meron kang benefit na ma-receive. May mga pwede kang paggamitan. Minimize the bloat, that is, reduce the time during which payments received by the firm remain uncollected funds. Ito yung sasabi ko. For example, nire-require mo ang isang customer na magkaroon ng bank account sa same bank sa'yo. Ibig sabihin, nire-require mo siyang magkaroon ng account sa kung saan, sa isang banko na kung saan meron ka ring account. Bakit? Kasi, as you know, kapag mag-deposit ka ng check, kapag different banks yan, usually, it will take 3 days para ma-verify or para ma-credit sa account mo yung payment. Pero kapag same bank kayo, within 1 day, na-credit na yan. And since within 1 day, na-credit na yan, na-realize mo agad into cash yung receivable. Na-accelerate mo yung collection mo ng receivable. So, ito yung mga ways na kung saan pwede mong ma-accelerate yung collection mo ng accounts receivable. Bakit? Kasi pag na-accelerate mo yung collection mo sa accounts receivable, cash inflows yan sa iyong company. And as we know, cash inflows, maganda yan. Bakit? Kasi meron kang pera na kung saan mayroon kang mapaggagamitan. Like, pambayad sa mga obligations mo, pwede mong ma-invest short-term investments, and other beneficial ways to the company. Now, ano ang mga determinants sa kung magkano or ano yung amount of receivable na pwede mong i-hold, na pwede mong ito na yung optimal amount of accounts receivable. Well, ito yung mga determinants na kailangan mong consider. Terms of sale, ano yung stipulation nyo? Na magkano lang yung amount of credit na pwede mong ibigay kada customer. Like,
maximum lang is 1 million peso. Anything beyond that, dapat cash na ang ibabayad. 1 million lang yung i-credit mo. Second is the paying practice of the customer. Ito bang si customer? Parati ba siyang delay magbayad? Or ito ba si customer? Parati ba siyang early magbayad? Or itong si customer, always siya on time nagbabayad. So, tingnan mo, tansyahin mo, i-assess mo yung paying practices ng customer. Last, third is the collection policies and practices. Tingnan mo yung credit policy mo. Paano ka ba nagko-collect? Mabilisan ka bang mag-collect? Makulit ka ba sa pagko-collect mo? Tingnan mo yan. Fourth is the volume of credit sales. Ito na yung overall, kumbaga, titingnan mo hanggang anong amount ng credit sales ang pwede mo i-hold. Kasi yung credit sales na yan, meaning lang yan, at ang equal lang yan sa ano yung amount na accounts receivable na pwede mong i-hold. Fifth is the credit extension policies and practices. Kung ito, collection, ito, ano yung mga policies na titingnan mo? Kung saan, kung sino lang yung customers na pwede mong bigyan ng credit at kung ano lang yung amount na pwede mong ibigay na credit sa kanila. Tingnan mo yan. And lastly, the cost of capital. So, ito yung mga determinants kung ano yung optimal amount or optimum size ng accounts receivable na pwede mong i-hold. Now, ito, table to siya. Kung saan, makikita mo yung trade-offs. Ano tong trade-offs? Ito yung mga benefits, ito yung mga costs, na kung saan, ito yung mga examples ng policy na i-implement mo. Kasi siyempre, meron pros and cons yan. First is the relaxation of credit standards. Kumbaga, hindi ka stricto sa iyong credit, sa pag-extend mo ng credit sa customer. Yun, hindi ka stricto sa pag-extend mo, sa pagbigay mo ng credit sa mga customer. Now, anong effect niyan? Well, first, for the benefit, it increases the sales and total contribution margin. Bakit? Kasi ang sa perspective ni customer, itong seller na to, itong supplier na to, hindi siya stricto sa pag-collect ng, hindi siya ganun ka-strict sa pag-collect ng payment. Ibig sabihin, flexible itong si supplier na to. Flexible itong si seller na to. Na kung saan, bibigyan niya ako ng chance o bibigyan niya ako ng flexibility sa pagbayad ng accounts payable ko sa kanya. So, because of that, nainganyo si customer na bumili sa'yo ng inventory. Yun yung benefit. Pero, may cost ka. Meron kang kawalan. Ano yung kawalan na yun? Increase in credit processing cost. Bakit? Kasi, mas marami yung credit processing cost na yan, yan yung nai-incur mo every time na nag-extend ka ng credit sa customer. Now, since na nagkaroon ka ng increase ng sale, ibig sabihin, nagkaroon ka rin ng increase ng credit sale. And since nagkaroon ka ng increase sa credit sales, nagkaroon ka rin ng increase sa pag-process ng mga credit sales na yon. So, cost ang katumbas nun. Increase sa credit processing cost. Now, increase in collection cost. Ano to? And since nagkaroon ka ng increase sa sale, nagkaroon ng increase sa credit sales. Na since nagkaroon ng increase sa credit sales, ibig sabihin, tumaas rin yung amount of accounts receivable. Na yung accounts receivable na yan, kailangan mo yung i-collect. And with that collection comes cost. And that is the collection cost. Since mataas yung accounts receivable mo, mataas rin yung collection cost na ma-incur mo. Ito naman, higher default cost or the bad debts. Now, bakit? As we know, credit sales, which means na marami kang binigyan or marami kang in-extend na credit terms sa mga customer mo. Now, there are chances na since naging relax ka sa credit standards mo, may mga customers na risky na nakalusot sa credit standards mo, sa credit policy mo. And yung mga nakalusot na yun, risky, since risky sila, mataas yung chances na hindi sila makapagbayad ng payment sa'yo. And with that, yung accounts receivable mo, magiging bad debts na yun. Kasi, since nag-relax ka sa credit standards mo, may mga customers na risky, may mga risky na customers na nakalusot sa credit standards mo,
na kung saan mataas yung chances na hindi sila makapagbayad. Yun si higher default cost. Nagiging bad debt siya. Sayang. And lastly, higher capital cost. Ano tong capital cost? Well, as we know, ito yung mga opportunity cost. Bakit? Like, for example, nag-extend ka ng credit policy. Tapos, since yung credit policy na yun, medyo relax, may significant amount of time bago makapagbayad si customer, bago siya, may significant amount of time na kung saan pwedeng magbayad si customer. Now, taking that into consideration, meaning lang yan, mas significant amount of time rin yung kailangan mong hintayin bago mo ma-realize into cash yung accounts receivable na yan. So, ulitin ko, since matagal yung time na binigay mo kay customer para magbayad ng accounts receivable, meaning lang yan, significant amount of time rin yung hihintayin mo para ma-realize mo into cash yung accounts receivable na yan. So, ibig sabihin lang yan, sayang kasi matagal pa yung hihintayin mo bago mo magamit yung cash from that accounts receivable, from that credit sale, na yung capital cost o yung opportunity cost tataas. Bakit? Eh, kung na-realize mo agad sana yung cash na yan, pwede mo sanang i-invest yan to other investment or pwede mo sana yung mabayad sa mga obligation mo. Kaso hindi, na-stuck siya, na-tied up yung cash sa accounts receivable. Hindi mo agad magagamit yung asset na yan kasi accounts receivable siya. Sayang kung naging cash siya agad. So, that is the higher capital cost, also known as opportunity cost. Meaning, sayang. Now, punta tayo sa policy, which is the lengthening of credit period. Meaning, pinahaba mo yung time. Ito, sa relaxation of credit standard, as you know, ito, sila. You're looking at the customer, kung sino yung bibigyan mo ng credit and how much. Ito naman kay credit, kay lengthening of credit period, ito, when it comes to giving or assessing kung gaano katagal yung bibigay mong amount of time kay customer para makapagbayad ng accounts receivable, para makapagbayad ng payment. Now, since ito, ililenten mo, hahabaan mo yung credit period mo, may benefit siya. Ano yun? Increase in sales and contribution margin. Meaning lang yan, si customer na yung ganyo, isipin niya, uy, bibigyan ako ng amount of time ni seller, ni supplier para makapagbayad ng payment sa kanya. O because of that, maiinggan si customer na bumili sa iyo kasi nakita niya na mahaba yung credit term mo na bibigyan mo siya ng oras para makapagbayad. So, increase in sales yan. Kaso may problema. Higher capital cost. Ano tong higher capital cost? Well, same explanation ko dito, or almost same explanation ko dito, kaso dito, ang pinapertain is yung standard ng customer. Ito, pinapertain is yung credit term, gaano kahaba yung period. So, dito, higher capital cost, same lang, halos same lang sa explanation, yung pera sana na marireceive mo, hindi mo na-receive agad. Kasi nakatied up siya sa accounts receivable. Since nakatied up siya sa accounts receivable, hindi mo halos magagamit yun to invest in short-term investment like marketable securities or to pay your obligations since nakatied up sa accounts receivable. So, because of that, mataas yung capital cost mo. May opportunity cost. Third, is the granting of cash discount. Ito, bibigyan mo ng cash discount si customer. Now, as we know, kapag may discount, yung mga customer, maenganyong bumili yan sa'yo. Kasi discount from the regular amount, mas mababa yung babayaran nila. So, because of that, increase in sales and total contribution margin. Maenganyo si customer, bumili sa'yo. Second is the opportunity income on lower investment. Opportunity income on lower investment in receivable. So, benefit rin yan. Kasi, because of that grant of cash discount, si customer, magbabayad din sa'yo. Maingganyong magbayad din sa'yo. And since naingganyong magbayad sa'yo ng customer, na-receive mo agad yung cash.
na-realize mo agad yung cash, nagkaroon sa'yo ng cash inflow. Na since nagkaroon ka agad ng cash inflows, pwede mong gamitin yan to other investments. Kaso, yung granting of cash discount may adverse effect rin yan. Less profit. As you know, nagbigay ka ng discount. Ibig sabihin, mas mababa yung babayaran ng customer sa'yo from the regular amount. So, because of that, less yung profit na marireceive mo. And lastly, intensified collection effort. Ito, proactive ka. Like, mabibo ka ba? Bibo ka sa pag-collect ng accounts receivable. So, ano yung magiging effects yan? Well, for the benefit, lower default cost. Siyempre, makulit ka. Makulit ka sa pag-collect ng accounts receivable sa customer. So, because of that, bababa yung default cost. Bababa yung chances na hindi makapagbayad sa'yo si customer. Second is lower opportunity cost or capital cost. Bakit? Kasi, since bibo ka, since makulit ka sa pag-collect mo ng accounts receivable, nagkaroon ka agad ng, or na-receive mo agad, or na-realize mo agad, yung cash. Nagkaroon agad ng cash inflow into that company. And since nagkaroon agad ng cash inflows into that company, yung pera na na-receive mo, pwede mong i-invest sa other investment. Kaya bumaba yung opportunity cost mo. Magagamit mo agad yung pera. Kaso, yung collection effort na yan, yung intensified collection effort na yan, may adverse effect yan. May cost, ano yun? Higher collection expenses. Since proactive ka, since bibo ka sa pag-collect ng ano mo, ng accounts receivable, siyempre, mas mapapagastos ka. And since mapapagastos ka, higher yung collection expenses mo. And lastly, lower sales. Bakit? Sa perspective ni customer, isipin na, ay, stricto naman tong si supplier sa pag-collect ng ano niya, sa pag-collect ng accounts receivable. So, madi-discourage si yung ibang customers na bumili sa'yo kasi stricto ka. Takot sila sa stricto, lalo na yung mga risky customer. So, because of that, lower yung sales na marireceive mo. So, ito, trade-offs. And lastly, changing the credit standards. So, siyempre, dapat based on the factors or circumstances surrounding the situation, take into consideration na magpalit ka or magpalitan mo yung ibang aspects ng credit policy mo, particularly sa credit standards. Ito yung mga key variables of changing the credit standards: sales volume, investment in accounts receivable, and bad debt expenses. So, take that into consideration. Now, nagpalit ka nga ng credit standards mo. Siyempre, may effect yan sa profit ng company. May effect yan sa sales ng company. May overall effect yan. Na para malaman mo yung, or para ma-quantify mo yung effect na yan, ito. Itong formula na to, yung pwede mong gamitin. Effects of change in credit standard. Ito, marginal consumer sale, add less, net profit from implementation of proposed change in credit standard. So, itong end amount na to, itong net profit from implementation of proposed change in credit standard, iko-compare mo yan sa current net profit mo from your operations. I repeat, itong net profit from implementation of proposed change in credit standard, iko-compare mo yan sa current net profit mo. Tingnan mo. Kung mas mababa ito sa current mo, huwag mong palitan ang credit standard mo. Pero kapag mas mataas itong amount na to sa current net profit mo, palitan mo ang credit standard mo. Yun lang yung use ni ng ano na to, ng formula na to. Para ma-quantify mo kung ano yung magiging effect kapag nagpalit ka ng credit standard. Start. So, napag-usapan natin ang cash, napag-usapan natin ang marketable securities, napag-usapan na rin natin ang accounts receivable. Now, pumunta tayo sa last part ng working capital or current assets, which is the inventory. Which, dito tayo, pag-usapan natin ang inventory management. Now, ano bang inventory management? Well, accordingly, it is the formulation and administration
of plans and policies to efficiently and satisfactorily meet production and merchandising requirements and minimize costs to relative to inventory. So basically, itong inventory management daw, ito yung ginagawa mo. Ito yung mga policies or plans na pinoformulate mo. Bakit? Para efficiently and satisfactory mo ma-meet yung requirements ng production and merchandising operations mo. And relevant to that, para ma-minimize mo yung mga costs related to the inventories na pinoproduce mo. So, with that, may objective ang inventory management. It is to maintain inventory at a level that best balances the estimates of actual savings, the cost of carrying additional inventory, and the efficiency of inventory control. So, ano meaning nito? Na ang objective mo dito, na ang kailangan mong gawin dito, na ang goal mo sa inventory management is to know what level of inventory ang kailangan mong ma-achieve. Bakit? Kasi sa level na inventory na yun, magkakaroon ka ng best estimates para sa iyong actual savings. Magkakaroon ka rin ng mamiminimize mo rin yung cost of carrying that additional inventory, kasi ang cost expense yan, ayaw natin sa expense. And ma-properly manage mo or ma-properly control mo yung inventory mo, magiging efficient ka sa inventory control. So yun yung objective ni inventory management. Now, additional notes, yung functions of inventories, lima yan sila. First is pipeline or transit inventories. Ano to? Ito yung mga inventories that are moved or transported from one location to another, and they fill the supply pipelines between stages of the entire production distribution system. So ibig sabihin nito, dito sa isang production plant, like for example, sabihin natin kotse, dito sa isang production plant, i-assemble yung sasakyan. And after ma-assemble yung sasakyan, ita-transfer siya to another plant kung saan i-aayos na yung or bibigyan na siya ng pintura. Then after siya bigyan ng pintura, ita-transfer siya ulit to another plant para ayusin yung interior niya. So yun, makikita natin yung proseso ng isang pipeline or transit inventories. Na kung saan yung inventory, after sa ma-work in process sa isang plant, ita-transfer siya to another plant para i-continue yung pag-process sa kanya until na maging final good siya. Yun si pipeline or transit inventories. Now, si organizational or decoupling inventories naman, ito yung mga inventories maintained to provide each link in the production distribution chain a certain degree of independence from others. Bakit? Kasi if for example, nagkaroon ng disruption sa process ng sa pag-process ng inventory or sa operations ng manufacturing, kumbaga, kapag dependent yung production line, kapag dependent sa isa't isa yung production line, magkakaroon ng disruption on the entire process kapag dependent sila. Pero kapag may certain degree of independence between the production line, kahit na magkaroon ng disruption sa isang production line, hindi nito significantly madadamay ang ibang production line because there's a certain degree of independence from one another. Yan si organizational or decoupling inventories. Third is decisional or anticipation stock. Ano to? Inventories built up in anticipation of price increase or as part of promotional sales campaign. Like for example, pag darating ang Christmas season, yung mga companies, yung mga stores, mag-i-imbak na yan sila ng hamon or queso de bola, kasi yan yung mga products na kung saan tumataas yung demand during Christmas season, during the season of Christmas. So, yan yung maituturing sa seasonal or anticipation stock. Yung promotional sales campaign naman, yan yung kapag may gagawing marketing campaign yung isang company na kung saan they assess na kapag ginawa na nila yung marketing campaign, tataas yung sales ng isang product nila. And with that, kailangan nilang i-anticipate na since tataas yung sales ng product na yan, kailangan may enough stock sila para masatisfy yung increase in demand. Yan si seasonal or anticipation stock. Fourth is the batch or lot size inventory.
ano to siya, inventory is maintained whenever the user makes or buy material in larger lots that are needed for his immediate purposes. Ito, maramihan ng pagbili, bulk buying, yan si batch or lot size inventory. Fifth is the safety or buffer stock. Ano to si ba? Ano to siya? Ito yung mga inventories na minimaintain ng company. Bakit? In order to protect the company from uncertainties such as unexpected customer demand, delays in delivery of goods or of goods ordered. So ito yung reserve amount of inventory na kinikip ni company for emergency purposes. Like for example, paano pag nagkaubusan or biglang tumaas yung demand ng mga customers unexpectedly. Ito, unexpected customer demands. Siyempre, kapag wala na siyang mga ibenta, wala siyang kikitain. So, taking that into consideration, isipin ng company, oh, magsi-safety or buffer stock ako para if ever nagkaroon ng unexpected increase in customer demand, makikater ko yung demand na yan. Kasi pag nakita ko yung demand na yan, additional kita yan sa akin. Ito rin, delays in delivery of goods ordered. Ito, disruption sa supply chain. Kapag nagkaroon ng disruption sa supply chain, tapos wala kang safety or buffer stock, yung entire process mo of manufacturing, yung entire process mo of production, madi-disrupt rin. Kasi wala kang maiproduce, kasi wala ka o hindi ka nag-keep ng safety or buffer stock. Na kapag nag-keep ka ng safety or buffer stock, kahit nagkaroon ng delay sa delivery of goods, kahit nagkaroon ng delay sa supply chain, continue pa rin yung operations ng production mo kasi nag-keep ka ng safety or buffer stock, contingency, kumbaga. Now, itong lima, ang functions ni inventories. Pumunta naman tayo sa inventory management technique. So, since nakita natin ang importance ng inventory management, ano yung mga pwedeng gawin ng isang company para ma-properly implement ang inventory management? Kailangan niya mga techniques para dyan. So, and with the techniques, kailangan magplano. And ito si inventory planning. Si inventory planning daw is the determination of the quality and quantity and location of inventory as well as the time of ordering in order to meet future business requirements. So, sa inventory planning, inaalam mo, ina-assess mo ano yung quality and quantity ng inventory na i-order mo, na ikikip mo, and saan siya ilolocate, as well as kailan ka mag-order, how frequent ka mag-order, bakit, in order to meet future business requirement. A minimum ng future business requirement para hindi magkakaroon ng disruption sa company mo, sa operations ng production mo, and at the same time, mamiminimize mo yung cost related to the inventory. Oh, objective nga, di ba? Ito, objective. So, ito yung mga inventory techniques na, or inventory management techniques na pwede mong gamitin. Si economic order quantity, EOQ, si determining the time to order, si order point, at si just-in-time system. Napunta tayo kay economic order quantity. Now, si economic order quantity or si EOQ is the amount of inventory ordered at one time that minimizes annual inventory cost. Oh, ito daw yung amount of inventory na i-order mo. Ito yung amount ng inventory na i-order mo kapag mag-o-order ka na. And this amount of inventory minimizes your annual inventory cost. Now, how is that? Well, dito nakasabi, if a company buys materials infrequently and in large quantities, the cost of carrying the inventory is high. Bakit? Due to the sizable average investment in inventory. Meaning lang yan, marami kang biniling inventories. So, marami kang kailangan i-store. Marami kang kailangan i-hold. And with taking that into consideration, holding that or keeping that inventory will pertain to additional carrying cost or cost of carrying. Kapag nag-increase yan, expenses yan. So, hindi maganda na natataas yung expenses mo. Na, on the other hand naman, kapag, oh, dito nakalagay, if purchases are made in small quantities, with frequent orders, so konti lang ang binibili mo pero parati kang nagbibili, high ordering cost may correspondingly result. So makikita nyo, konti lang ang binibili mo, frequent rin,
So, frequent ka bumibili, mataas rin yung ordering cost mo kasi frequent kang bumibili. So, kapag tumaas ang ordering cost mo, additional expenses yan. And ang company, ayaw ng additional expenses kasi bawas yan sa profit. So, dito sa una, kapag infrequent ka bumili, big sabihin, minsanan lang, tapos in large quantity pa, or infrequently, in large quantity pa, yung carrying cost mo, tataas. Dito naman sa isang scenario na to, konti ka lang nga bumili, frequent pa. Since frequent ka nang bumili, tataas rin yung ordering cost mo. So because of that, because of these certain factors, si carrying cost and si ordering cost, kailangan, therefore, the optimum quantity to order at a given time is determined by balancing the two factors, which is the carrying cost and the ordering cost. So, ang dapat mo daw gawin is alamin mo kung ano yung amount of or ano yung quantity of inventory na o-orderin mo para ma-balance mo yung carrying cost and ordering cost. Bakit? Kapag na-balance mo si carrying cost at si ordering cost, it will only show it will result to minimizing the total cost in relation to that inventory. Ulitin ko lang, ang gagawin mo dito kay EOQ, alamin mo yung optimum quantity or the optimum amount of order na i-order mo sa ng inventory. Bakit? Kasi pag nalaman mo yung optimum quantity of order to order, mami-minimize mo yung total cost. Bakit? Kasi mababalance mo yung carrying cost and yung ordering cost. So, paano natin yan gagawin? O paano natin yan malalaman? Paano natin malalaman si optimum quantity to order? Sa next na yan, dito, pag-usapan muna natin si cost of carrying and the ordering cost. Kasi cost of carrying daw, the inventory is the real out-of-pocket cost associated with having inventory on hand, such as warehouses charges, o ito yung mga ginagastos mo, ito yung mga carrying cost ng inventory. Warehouse charges, insurance, lighting, losses due to handling, spoilage, breakage, and other carrying costs. And another important component of carrying cost, the amount of interest loss due to the investment in inventory. Bakit? Anong meaning nito? Itong opportunity cost, itong loss na to, kasi as we know, inventory, naka-tied up dyan yung pera, naka-tied up dyan yung cash. And since naka-tied up dyan yung cash, hindi mo siya pwede gamitin para to finance, o hindi mo siya pwedeng gamitin to invest on other investments na pwede mong pagkakitaan, kasi ulitin ko, kasi yung cash naka-tied up dyan kay inventory. So kapag mataas si inventory, ibig sabihin yung amount of cash na naka-tied up kay inventory, mataas rin. Na, as we know, sayang yan. Bakit? Kasi instead na properly nagagamit, naka-stagnant yung cash. Na kung saan yung cash, pwede mo sana i-invest sa other marketable or other investments na pwede mong pagkakitaan. So, because of that, another important component of carrying cost, the amount of interest loss. To interest loss due to the investment in the inventory because of the tied up cash. Now, with this, carrying cost will go on increasing if the quantity of material in inventory goes on increasing. So, may direct relationship si carrying cost at si amount of inventory. Now, punta tayo kay ordering cost. So, ordering cost naman is the cost of placing an order. Ito yung binabayad mo kapag mag-order ka ng inventory. In other words, it can be said that when an order is placed, the company has to incur certain costs at that time of order. So, kapag mag-order ka, may order cost kang may incur. Now, this cost includes costs like handling and transportation costs, stationery costs, cost incurred for inviting quotations and tenders. Ito yung mag-i-invite ka or mag-i-invite ka ng mga suppliers na ano yung pwede nilang ma-offer sa'yo, etc. Now, and the more frequent or the more is the frequency of order, the more are these costs. Ibig sabihin, directly related ang kay ordering cost sa amount of frequency or sa frequency of order. Kapag maraming beses ka nag-order, mataas din ang ordering cost mo. And vice versa. And
Duman vice versa. And pag mababa ang frequency of order mo, mababa rin yung ordering cost mo. So, yan yung concept ni cost of carrying at ni ordering cost. Now, paano natin malalaman o paano natin madedetermine ang EOQ? Well, dito, binigyan tayo ng formula. Kung saan, EOQ is equal to the square root of 2 times U times OC times CC. Ano to sila? CU daw is the annual demand or required annual consumption. Now, minsan sa mga problems, monthly ang binibigay sa'yo. So, i-times mo yan by 12 kasi ang hinihingi is yung annual demand or annual consumption. Now, si OC, yan si ordering cost per unit, tandaan, per unit. Yan si CC, si carrying cost per unit. Now, si EOQ formula daw, ang assumption niya is that uniform rate of material usage. Ibig sabihin, consistent yung paggamit mo sa inventory. Consistent yung paggamit mo sa materials. Walang variation. So, yan yung assumption ni EOQ. Now, example dito, assume a company has an annual requirement of 2,400 units. Ito yung annual demand niya. An ordering cost per unit of 20 pesos per order. And a carrying cost of 15 cents. So, anong EOQ niya? O, sige. So, dito nakalagay. I-replace nyo sa variables 2,4. 2 times 2,400 times 20, si ordering cost, divided by 15 cents, which is the carrying cost. So, 96 divided by 0.15, 640,000, square root siya, 800 units. So, kapag mag-o-order ka, ang quantity ng i-order mo is 800 units. Bakit? Kasi yun si economic order quantity. Yan yung optimum amount of inventory na dapat i-order mo. Kasi that amount, these 800 units, will balance the carrying cost and ordering cost. Kapag na-balance mo si carrying cost and ordering cost, yung total cost in relation to that inventory will be minimized. Kapag na-minimize yung cost, mama-maximize mo yung profit. So, yan yung halaga ni economic order quantity. Punta naman tayo kay determining the time to order. Now, dito, si EOQ daw, yung EOQ formula daw addresses the quantity problem of the inventory planning. So, si determining the time to order, ang sa kanya naman, kailan ka mag-order? But the question of when to order is equally important. So, sa kanya, kailan ka mag-order? Kay EOQ, ilan ang i-order mo? So, parang tandem sila. Now, the question is controlled by three factors. First, the time needed for delivery. Gaano katagal bago mo ma-receive yung product from the time na ni-order mo, also known as lead time. Second, rate of inventory usage. Gaano mo or ano yung amount or paano mo ginagamit yung inventory mo. Like for example, 100 per day, 200 per day. Ano yung rate of inventory usage? And lastly, safety stock. Ito yung reserve mo. Now, for example, kapag nagkulang yung normal operating usage mo, meron kang pagkukunan ng reserva para ma-continue yung, para hindi ma-disrupt yung production ng company mo. So, yun si safety stock para hindi ma-disrupt yung production ng company pag nagkulang sa normal operations. Ito yung mga three factors na kino-consider sa para malaman kung kailan mag-o-order. When